problema yung alay, pero naluluha talaga ako mga ka-jokes to kasi kumpleto sila, buong pamilya niya. Ako, lumaki ako na ano, na dalawa lang kami. Pero maaga silang namatay. Ayan, oh, kasi love, oh. Pag mag-chat kami, mana, nakita, issue mana ko. Sabi na, yun ba? Alright, so yun mga kamars, mga kamaster, mga katamlar, mga kadomske. Yan at maraming salamat sa iyo sa suporta. At sa, lalo na sa lahat ng mga silent viewers natin, lahat ng mga sponsors natin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At chat kay Idol Japper Sniper, kung hindi dahil sa kanya, paring Romsel, hindi tayo vlogger ngayon. Yan, at yun. Meron na, meron tayong hinintay na magbinsahe tungkol sa aming lahat at kay yung kay Jansel, walang iba kundi si Mama. Mother. Asan na? Mama, dito. Sel, dali Mama. Nandito pa dire ba? Ah, sige, oh, dire. Ah, istorya ka maka. Nay, kung unsay imong dibati karon nga naana mo si Jansel. Nakasa imo nang eyeglass para makita imo. Yan. Tapos tingin ka dito lang. Tapat mo gang, Trigang. Tapat mo mga dali. Aw, naon siguro to si Jansel siguro. Di si Mama na lang. Oh, sige, sige. Mag-explain ka kung bakit si Jansel pinabigay mo sa iba. Pinabigay mo ba o ano? Hindi. Hindi naman. No? Ayun, so explain ka ba? Hiram lang 'yan. Ah, unang-una, magpasalamat ako sa mga anak ko ngayon kasi nandito sila lahat. Unang-una, pasalamat din ako sa Panginoon na nagka umuwi sila lahat ng tipon-tipon kami. At lalong-lalo na nandito yung anak ko na hiwalay. Nandito sa Masbate. Kasi habang kwento, yung nandoon kami sa Masbate nakatira noon, yung magkapitbahay kami nung mama niya. Tapos yung ano, nag ipinanganak ko si Jansel mga siguro mga 9 months. Pinupunta kami sa bahay nila. Yung pala ang plano nila, hihiram yung bata. Kasi nga sila walang anak. Mga 6 na taon na siguro wala silang anak. Di ang ginawa nila yung kapitbahay nila, wala ding anak yun. Kaya naghiram na silang bata. Para doon sila magkaroon ng anak. Yung nang kapitbahay nila, sunod-sunod na ang anak kasi may bata silang hiniram doon sa kanila. Yung ginawa ni yung mama niya, pero hindi ibang tao ha, pinsan ko ang mama niya. Tapos yung papa naman niya ngayon, sinadhan yun, pero yung biyanan ko naman po, sinadhan. Bali, ano, pamangkin, ang yung papa niya, pamangkin ng papa nila. Tapos, hindi siya ibang tao. Yung lula naman niya, pamangkin ng lulo niya. Ay, lula niya, bali. Tapos yun na nga, hiniram siya. Sabi ko naman, eh bakit naman hihiramin yung bata? Kasi anak ko yun, tapos nagdididi pa yun sa akin. Eh baka magutom. Eh hindi ko alam yun, nag-usap kami. Binilihan ng biberon, tapos damit. Yun. Kasi dati sila may katulong, kaya yung katulong, yung bumili ng mga damit. Tapos yung binili na siyang damit, sabi niya ni Oy, iwan mo talaga yung bata kasi kaya ko naman itong hindi naman ito magugutom. Pwede na nga. Mga 3 araw na ihati lang sa bahay. Di parang hindi ko matanggap kasi nagdidi yun eh. Di, ang ginawa ko, sabi, kinausap kami ng ano, magulang nila na kung pwede daw ipahiram yung bata kasi kawawa naman yung papa nila kasi yung papa talaga niya, yun ang may gusto na may anak. Magkaroon sila ng anak. Kasi daw yung mama niya noon, yung mama niya, ako ang tunay mama ha, yung mama niya noon, gusto magkaroon ng bata na bantayan kasi lagi lang doon sa Bidyukihan. Yung tindahan niya, asa nila niya doon sa ano nila, balakasing bahay. Eh kung may inuman, doon sila mag-inom kasi yun ang kasayahan nila eh. Di ginawa ko, iniwan ko siya doon. Pinahiram ko siya, pero pag 3 araw, kinuha ko. Ay, ayaw naman ibigay kasi ako na nanghiram sa kanya. Ayaw naman niya ibigay kasi daw sila napupunta sa bahay. Yan, araw-araw. Mga siguro 3 araw, 2. Parang di ko matanggap pa na kuan, mag-away kami nung mama niya.
Kay naisip ko nga pumayag akong hiniram, pero hindi ko pumayag na ibigay kasi wala namang batang pambigay. Kahit marami sila, kaya ko yung bantayan. Kahit mahirap lang kami, pero nabubuhay naman sila na maayos. Tsaka, yun, nagkausap kami na, sabi niya, Nini, yung pinsan ko na, kung pwede, pupunta na lang kami ng ibang araw. Ako na lang magdala sa bata. So, nag-antay kami sa bahay, hindi naman pumunta. Di kami naman ni Jonathan pumunta, nagdala kami ng sasakyan. Pagdating ko doon, doon kami natulog. Kinuha ko yung bata, tinabi ko. Yung natulog ako, kinuha naman lang bata, tinabi nilang dalawa, mag-asawa. Eh di, yun na, parang naawa ako sa kanila ba? Na, sabi niya nga, Nini, mabuti na lang kayo, binigyan kayo ng Panginoon na marami. Pero kami talaga, hindi kami nabigyan kahit isa. Eh sabi ko, ano ba talagang plano mo? Sabi niya, hindi, dito lang ang bata, kaya hindi naman kami, hindi naman namin sabi na kami talagang magulang. Ay, di naman kami nakatira sa ibang bansa, kundi dito naman lang sa lugar natin. Di, kung pwede, nakiusap siya na sila na lang mag-alaga sa bata. Ay, sila naman ni Janjan, kasi magkasunod silang dalawa ni Janjan, magkamukha sila noon. Kaya ang ginawa ko, hindi, yung si Janjan minsan, nakikita ko si Janjan sa kanya. Eh di, yung mga hinubad niyang damit nandun sa bahay, yun lang ang pinagtago-tago ko. Pero minsan talaga, munti ako tumalong doon sa bintana. Eh parang di ko matanggap na kuan, pero hindi ko napakita sa bata, sa mga kapatid nila nga nalungkot ako kay baka maipiktuhan sila. Siyempre sabi ni Kamars noon, Mama, kahit marami kami, wag mong ibigay si Jansel. Ako, hindi mo yung bigay, hiraman lang yun. Kasi magpinsan. Pinsan ko nung magulang niya. Ayun na, yung umuwi kami ng Boreas, naiwan siya doon sa Masbate. Hindi yung naiwan siya, ilang taon, out, mga ilang buwan lang, ay yung umuwi kami dito, dinaanan namin siya doon sa kanila. Gusto kong dalhin ang bata. Ay yung mama naman niya, tapos papa. Hindi naman pumayag, sabi niya. Nini, kami nilang pupunta doon. Kasi ano naman magkamag-anak naman tayo. At saka wala pa kaming anak. Ay di, dadalhin na. Sabi niya, pupunta na lang kami sa inyo. Yan, sa katagalan, siguro. Sabi ko, sige. Wala akong magawa. Kasi paghiraman ko yung bata, yung papa niya hindi kumikibo. Yung si Iki. Ang papa niya ngayon. Tapos, sumusulat yan sa buhangin, hindi siya kumikibo. Eh, hindi talaga sumasagot. Sabi ko, baka mabaliw ba? Yung papa niya, doon, nagsulat-sulat sa buhangin, hindi naman nagsasalita. Kaya tinitingnan ko lang siya. Tapos yung sabi naman ng mama niya, iwan mo lang yung bata niya kasi ano, hindi naman yung pagbabibayaan. Yun. Pumayag na ako kaya. Pag ilang buwan, dinadala ko siya. Pero hindi inakila ako ang mama niya. Yung medyo malaki-laki na siya, pero lagi ko siya pinupuntahan doon sa kanila. Yung malaki na siya, di, pag sabi ko dyan, Sil, uwi na ako. Ayun, humahabol. Humahabol hanggang doon, bye-bye. Hinahabol din yung mama niya. Masakit man sa akin, gusto ko mang umiyak, pero pinipigilan ko lang. Kasi parang masabi sa bata nga, sino kaya yun? Bakit umiyak na umuwi siya? Yung malaki na siya, nung nag-grade 3 na siguro, grade 4, may nagsabi na hindi ka anak kasi ampon ka lang. Siyempre, dinibdib niya. Sabi niya nga, Mama, sino ba talagang tunay kong magulang? Kaya gusto ko makita. Kaya hindi mabubuo yung pagkatao ko pag hindi ko sila makita. Pero hindi niya alam, kami mama niya, lagi nagkukontak. Nagkumustahan kami. Yeah. Lagi kami, kasi may cellphone kami. Tumatawag siya lagi. Siya lang ang hindi nakaalam, pero kami nakakaalam na. Nakasige, huwag mo lang sabihin mo na sa bata na kami ang magulang para hindi nagulungan ang mga bata. Ayun na. Pagka, ilang taon, sabi naman ng mama niya, Jansel, kung malaman mo talaga kung sinong tunay mong magulang, hindi ka ba iwanan mo kami? Sabi naman niya, hindi naman ako iiwan. Bakit? Kasi kayo naman nagpalaki sa amin. Kayo naman ang nakilala kong magulang. Ayun.
tumawag si Gaga. Sabi naman ni Jansel, nung buwan ba, Mama, dapat pinasundan mo na ako kasi wala akong talaro. Eh, tumatawa si Gaga kasi hindi naman talaga siya manganak. Hindi siya pwede magkaanak. Eh, tumawag naman sa akin. Yan ako, anong sabi mo? Ay, hindi naman ka mamangkuran na kasi malaki ka na eh. Ayun, sa katagalan, alaman niya kami magkaanak. Pero sa totoo lang, lagi na siya pumunta sa bahay. Tuwing pista, halimbawa, Mayo, pupunta sila sa Purias. Umuwi dyan. Pero, itong iba niyang kapatid, hindi sila kikita. Kasi lahat sila sa Manila nagtatrabaho. Yung nagkita lang dito, si Jan po lang. Jan sila. Gilo, si Jojo, hindi pa nakita, gano'n? Si Kamars, hindi nakita. Ito lang pangat doon eh. Si Jonathan. Ayun, ngayon nga natutuwa ako na dahilan sa kanila, yung mga kapatid, galing Maynila, umuwi talaga sila lahat. Kasi nagtumawag to eh. Sabi niya, Mama, gusto ko talagang umuwi dyan. Kasi, nami-miss ko na kayo. Tapos, gusto ko na makita yung mga kapatid ko. At tama yung nag-chat kaming dalawa. Kasi, laging, hindi sila umuwi. Eh, umuwi naman sila ka Mars. Minsan sila, Dewey noon. Sila Jason. Yung iba, hindi umuwi. Hindi talaga sila magkaabot. Pumunta sila dyan. Hindi sila magkita. Yung nag-chat kami dalawa, hindi ko pala alam yung group chat. Talaga yun lang magkapatid. Kasali pala ako doon. Sabi ko, Ma, gusto kong umuwi kasi gusto ko sila magkita. Sabi ko, dyan, gusto ko man na magkita kayo lahat. Kaya gusto ko magkita kayo magkapatid. Kasi yung isang, yung ibang yung kapatid, hindi talaga yung nagkita. Gusto ko magkasama-sama. Kahit magkita man lang kayo, kahit man lang Pero, parang hindi mangyari dyan, sabi ko. Siguro kung wala na ako, magkita na kayo kasi uwi talaga yung lahat eh. Hindi ko akalain na, yun pala, nabasa ni Kamal, sabi ni Kamal, Mama naman to, nagdadrama na naman. Sabi ko naman, bakit naman si Kamal ang nag-comment? Na si Jan sila magka-chat ko, yun pala, nakasali ako doon sa group chat ni Chef. Sabi niya, sino pa ito magsabi? Para si Jason, si Jomari. Ma, huwag kang magsalita ng ganyan. Ako, di pa naman kumamatay, sabi ko. Pero siguro, magkita kayong lahat. Wala na ko, pero hindi ko talaga inaasahan na ngayong araw na to, nung isang araw nga nitong fiesta nga, umuwi sila lahat. Kaya yung nga, si Jason, di ko nga kalahin, no? Umuwi yan eh. Tapos si Jomari. Pero si Kamas, alam ko, nandito na sa bahay, di magkita sila. Pero yung nalaman ko na, sabi na, ay si Jason sumakay, nandun sa jeep, si Kimpi. Tapos si Jumari, si Inday, si Marisa nagsabay, ah, tuwang-tuwa talaga ako, sabi ko, salamat Diyos ko. Salamat talaga na nakita na sila, magkapatid. Yun, nagpapasalamat ako sa mga anak ko, naging YouTuber sila, kita-kita. Tapos pumunta pa rin yung mga nag-ibang bansa dito para lang kami makita lahat. Yun ang masasabi ko, itong anak ko, mahal ko to, hindi ko to pambigay. Pero alam naman niya. Uy, lapak ulo ay. Kiss na. Nay, kiss kay Jazila. Alam naman niya. Kasi pag mag-chat kami, ma, anak, miss na kita, miss you, ma, anak ko. Labi na. Diba? Yeah. Alam naman sa anak ko. So yun mga kamars, naman yung panig ni Mama. Yun ang katotohanan. So mamaya, tanungin natin si Jan Master. Kasi medyo gutom na kami, kain muna kaming lahat. At yun, at maraming salamat kay Joksiang TV! Grabe, ngalay na yung kamay sa kabidyo. Salamat pre. Walang problema salamat sa suporta pre. Walang problema yung ngalay, pero naluluha talaga ako mga ka-jokes no. Kasi kumplito sila, buong pamilya niya. Ako, lumaki ako na dalawa lang kami. Pero maaga silang namatay. So, ay, gilak, pre. Masaya ako, maas masaya ako kasi ay, gilak, sila. Pre. Sila lahat nagkasama-sama. Ay, gilak, at, pre. Hilak po, pre. Naging kasama rin ako dito sa nila. Pagtipon-tipon. Son, pre, pangarap ko rin na magsama rin kayo yung pamilya mo kahit
broken family. Salamat pre at pasaya ako sa buong pamilya De La Cruz. Salamat pre, salamat. So tara. So mga onsa ta. Tara mga onsa, maya nang ibang picture. Right. Yun at kaya muna tayo. Yung mga balatang itlog yung ha, iipunin sa isang ano ha. Andiyan na may kanin dyan. Oh, ano masabi niyo dito sa ano, Animasola Island? M at saka maganda po para sa mga oh, kung sino yung magpangpahaba ng buhay, ito, lumapit lang kayo. Anak. Yun. Yun. Yo, what's up mga kamars? Ayun, na time check natin ngayon ay ariko. 2:14 na ng hapon. Ayun, at maraming salamat sa lahat na may mga kasamaan dito, yan. At maraming salamat din sa lahat ng mga nag-subscribe sa mga bago. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun nga po mga kamars, for the first time na nagkumpleto yung pamilya namin at dito pa sa Limosola. Ayun, at maraming salamat din kina Tita Karen at Tito Burr. Ayan. Ayan. Right, so magpicture muna kami bago alis. So nandoon pa yung iba. Ada. So hinintay natin lang sa Master James nandoon. Ayan. Oh, wala. Pa, tapat mo pa. Mama. Alam ang si kumpare imong pataparon. So. Sige lang. Adjust kunti. Pogs. Adjust kayo kunti dito. Yan. Yan. Ay, upo ka dito, Jilo. Upo dito, upo. Upin ka dito. Mo apel. John. Ang amo sa igbaw. Nauna pa lang nagpicture. Bilang. One, smile lata. Ready, 1, 2, 3, smile. Patay na lubat. Okay, sigurado na to. Oh, ready, 1, 2, 3, smile. Sus, nahinlop pa na sulupin. Na, nagsamok-samok na noon. Hoy! Yun. So, grabe. Diyan muna kayo. Ayun, oh. Yolo. Oy, kaway muna kayo. Yun, no? Grabe, ang gagwapo nila lahat. Ah, Shirning. Alright. Salamat. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Lahat, pre. So yun yung mga kamars at sa ulit natin yung tent. Yan at maraming salamat sa Kogi San Pascual. Yan. So yun mga kamars at dito tayo sa gilid. Si Kanggi, si Baby. Nya. Ayan, natin si baba na. Yo, mga kamars. Nandito tayo sa Daplin. Si Bidok mo to, si Bidok mo. Ya. Yay!
paru-paru ji. Paru-paru ji. Nak tara. Lam, kawari mo upuan ha. Paru-paru ji. So yun mga kamars, atik sa baba na. Ayan, magamit. Alright, so yun mga kamars, at galing na kami ng Animasola Island at napakasaya namin doon. So, panoorin nyo lang po sa ibang vlogger na kasama namin. Ayan, at maraming salamat po sa support na nyo. At maraming salamat sa Panginoong Diyos na nagtipon-tipon kaming magkakapatid. And for the first time mga kamars, sa ilang dekada na ngayon lang kami uli nagkatipon-tipon. Ayun nga, dahil nga sa may kanya-kanya na kami pamilya. Alright, at maraming salamat kay Tita Karing at Tito Burr sa pagsama sa amin at pumunta siya dito sa Pilipinas para lang makasama yung family de la Cruz. Ayan, at thank you very much sa inyo, Tita, Tito. At sa iba pa nating mga sponsor, mas lalo na sila Paring Bercars, Paring Cesar, Sir Avid Fan, Ma'am Ginili, Sir Mike, Sir Jiri. Ayan, at thank you very much po sa inyong lahat. At pasalo pa sa lahat ng mga silent viewers, thank you very much po sa inyong lahat, mga kamars. Masabi ko lang, God bless po, mabuhay po kayong lahat. And, bye-bye po.